Magandang araw muli po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong spokes sa bayan, Harry Roque. Tunigilitan na naman po natin sa November 23 ang Maguindanao Massacre case. Ito po yung kaso kung saan 58 na katao ay walang awang pinatay, ginagamit ang mga high-powered firearms, at kung saan ninais pa ng mga pumatay na ilibing ang mga biktima kasama ng kanilang mga sasakyan nang mawala ang ebidensya. 10 taon po natin linitis ang kasong ito sa ngalan po ng 19 na mga mamamahayag na nakasamang pinaslang po o pinatay. Alam niyo po, masakit dito dahil pinatay nga po nila yung mga mamamahayag, hindi lang po ito gruesome murder. Pinaslang din po ang karapatan ng malayang pamamahayag dahil pag pinatay mo ang mga members ng media, yunuyuraka mo rin ang freedom of the press. Ano ba ho ang natutunan nating leksyon dito sa Maguindanao Massacre case? Unang-una, mahirap talagang mag-imbestiga, maglitis at magparusa sa mga pumapatay. Mantakin ninyo kung naalala ninyo, noong mga panahon na nangyari yan, ang pulis, dahil malakas nga ang mga nasasakdal sa ating mga makapangyarihang mga politiko, ayaw mag-imbestiga. Kumuha pa po kami ng isang dalubhasa na Peruvian na nanggaling po sa UN Tribunal for the Former Yugoslavia para magkaroon ng sariling pagbubungkal doon sa crime site. Kung saan nga nakita namin yung pustiso nitong si periodistang Momay na unfortunately po, siya po yung 58 count na hindi po na-convict dahil hinahanap ng ating hukuman yung katawan ni Momay. Hindi lang po yan, no? Talaga naman yung pag-iimbestiga ng pulis, very hesitant sila dahil baka sila mismo ang patayin ng mga nasasakdal. So importante po, isang leksyon dito, kinakailangan yung mga mamamayan, mga biktima, ay magkaroon ng sariling kakayahan para mag-imbestiga kapag hindi po nag-imbestiga ang mga kinakaupuan. Pangalawa po, hindi po katanggap-tanggap na napakatagal ng paglilitis. Ika nga po nila, justice delayed is justice denied. Kinakailangan po mapabilis ang proseso. Ano po ang aking suggestion dito? Ako po, tumatakbo sa Senado. Anong gusto kong mangyari? Magkaroon na batas. Nababalik tayo dun sa tinatawag nating inquisitorial system. Napatunayan ko na po yan at nagkaroon ako ng karanasan dyan nung ako po'y humarap sa isang korte sa Bern. Nung mga panahon po ng Espanyol, dahil wala naman pong jury sa continental o sa European system, yung huwes na isang dalubhasa sa batas, siya na ang humihingi ng ebidensya sa mga abogado. Matapos magkaroon ng kasunduan ang mga abogado kung ano na lang ang dapat pruebahan, yung hukuman na ang kukuha ng ebidensya, hindi na kinakailangan ipresenta ng mga abogado sa hukuman. Dahil dito, yung aking nasalihan na hearing sa Bern, isang araw lang po, tapos na may desisyon. Dapat po bumalik tayo doon. Itong sistema na ginagawa natin ngayon, ito po yung adversarial. Kaya po siya adversarial kasi hindi West magde-desisyon, jury. Pero nangyari naman sa atin, ginagamit natin yung sistema pang jury, wala naman tayong jury. Sapat na po na merong sapat na merong kakayahan ang judge sa batas, alam na niya ang kinakailangan na ebidensya. So kinakailangan po talaga bumalik tayo sa inquisitorial system. Ano pa po? Ang pinaka-importanting leksyon, yung danyos para sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao, hindi po dapat nakasalalay sa mga nasasakdal sa mga akusado dahil karamihan, bagamat mayaman ang mga ampatuan, karamihan ang pumatay ay mahihirap din. Kinakailangan po ang Estado ang magbigay ng danyos. Bakit po? Dahil ang Estado ang hindi umupad sa kanyang katungkulan na protektahan ang karapatang mabuhay. Dapat magkaroon po tayo ng victims fund. At ito naman po ay ang sistema rin sa International Criminal Court. Meron po silang victims fund, contributed by states, contributed by private sources, at sila po ang magbibigay ng danyos sa mga biktima. Dahil ang Estado nga po dapat gumawa ng paraan para hindi namatay ang mga biktima, pero dahil hindi po nila nagkampanyan, kinakailangan magbigay ng danyos. Ngayon po, ang lahat ng biktima ay nakakuha po 10,000. Hindi po realistic yan. Kinakailangan ibigay natin at least yung minimum amount na kinikilala ng hukuman na dapat ibayad pag meron pong namatay. At sa aking palagay po, dapat hindi yan bababa po sa 1,000,000 kapag meron pong namatay. Tatlong leksyon po. Kakayahan na mag-imbestiga ay dapat hindi lamang sa kamay ng mga pulis, kinakailangan pati po ang mga mamamayan magkaroon ng ganitong kakayahan. Pangalawa, ibalik ang inquisitorial system para mapabilis po ang paglilitis. At pangatlo, ang pagbabayad ng danyos dapat po
ay sagot ng Estado.